guys! Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Magpa-pattern po tayo ngayon ng bustay or corset. Corset type na bustay top. Sinasabi kong corset type kasi mas marami siya guys na ano na boning compared dun sa normal lang na bustier. Mayroon siyang cutting na ganito, parang bra. At ganun din sa likod, mayroon siyang boning sa side at mayroon din siya dito. Yung iba niyan guys, mas marami pa siyang mga cut dyan at saka bone. Pero ito lang yung bone niya saka sa side. At matatawag na rin yan na corset para ma-hold yung mga laman-laman sa loob. Yan. Ginagamit ito guys sa panloob na lining ng mga see-through na mga blouses or dress. Nauuso ngayon yung mga see-through lang na top. See-through sa taas at saka sa baba may lining. Yun lang ang may lining yung sa baba. Kaya yung ano, mga nabibili na ganun, ginagamitan na lang ng ganito doon sa top. Yung gusto gumamit ng may lining. At saka yung purpose nito para mas lalong ma-enhance yung boobs. Ayan. Tapos mapigil yung mga ano, belbel. Belbel talaga. So ayan guys, umpisa na natin agad dahil kung paano makuha yung paggawa ng pattern or pagtatabas ng ganitong klaseng corset. Yan. Kasi yung mga mabibili natin na corset, kadalasan mga ano, yung gawa sa lace. So pag lace, yung corset, parang ginagamit na din yun na panlabas, hindi yung pang loob. Ito, kung ang materials, ang fabric natin, mga plain, katulad ito, ganyan yung ano, gagawin natin kung paano siya magawa yung pattern o pagtatabas. At saka ito pala guys, wala na siyang ano, yung pampatigas sa tela. Kahit na malambot siya, hindi na siya kailangan patigasan. Basta may ano siya, mga boning lang. Tsaka ito, wala nang boning dito. Bra lang yung nakalagay. Kasi yung iba na ginagawa natin na ganito, na cutting, mayroon siyang stick bone na dire-diretso dyan. Pero wala siyang cut ng pa, ano, pa curve na ganyan. So, ayan, ano, guys, umpisa na natin. Katulad niyan dati, gagamit ako ng L-square. L-square lang guys ang ginagamit ko. At syempre mayroon tayong tape measure. Yan. Pasensya na guys, medyo nabubulod-bulod. Katatapos ko lang mag-live. Yan, tuloy-tuloy na tayo para ano, magawa ko na to. Kasi pagka pinalipas pa, baka hindi mangyari. Actually, kanina guys, ginawa ko to sa live ko. Kaya lang, medyo ano, mahirap siyang intindihin dun kasi pahinto-hinto ako, paputol-putol kasi syempre, mag-shoutout dun sa mga viewers ko. Ngayon, gagawa ko ng panibagong pattern na tuloy-tuloy para sa inyo. Okay, umpisa natin sa likod dito. I-align natin tong L-square dito. Diretso yung papel na to. Dati na siyang straight. Para makuha natin yung top, guhitan natin guys. Ayan. Shout out kay MG Sibayan, yung nag-request nito kanina doon sa live. Pwede niyang panoorin ulit ito ng dire-diretso. Okay guys, mula dito sa guhit, guguhit tayo ng 7 para doon sa waistline. Makuha natin yung waistline. Yung kanina pala doon sa live, ano yun, dress yun. Ito ang gagawin ko ngayon, yung top lang. Kasi yung dress madali, yung skirt, madali na yung gawin eh. Idudugtong mo lang dito kung tuloy-tuloy or may cutting na ganyan. Importante yung mahirap kasing party yung sa harap nitong ano, yung bustay nito or corset na cutting ng bustay. So, ang waistline pala niya guys ay 30. Ang bust line niya 36. Ang ano niya, ang figure niya mula dito sa shoulder hanggang sa bust point, 9 1/2 hanggang 15. So, ayan man lang ang kailangan kasi top lang siya. So, 36 ang bust niya. I-divide natin sa 4, 9. Kunin natin yung 9. Umpisa dito sa likod. Ito pala guys, ang magiging likod ha. Zipper to zipper. At ang ginagawa ko, wala pa siyang allowance. So, 9 inches. Yan. Tanda natin. Waistline 30, 1/4 niya. 7 1/2. 7 1/2. Plus 1 inch para sa tucks. Guhitan natin ang straight na line. Mark natin ang waistline, tsaka yung sa 1/4 ng bust. Ayan. Ayan na guys, na-square na.
Then, mula dito sa center ng likod, sa may zipper, kukunin natin yung 3 and 3/4. Tanda natin para doon sa cutting doon sa likod ng lalagyan ng stick bone. Yan yung 3 and 3/4. Guwitan natin yan. Ngayon, kukunin natin yung magiging tax niya, guys. Yung 1 inch na dinagdag natin doon, tatanggalin natin dito para mag-curve yung body. So, 1 inch, 1/2, 1/2, tig 1/2. Ayan, yan yung guhit sa gitna. 1/2 doon, 1/2 dito. Tapos dito, guys, sa taas. Malinaw ba? Dito sa taas, bawasan lang natin sa total siya ng 1/4. Yan, yung tig konti-konti lang. 1/8, 1/8. At guhitan natin. Kahit maging 1/4, 1/4, bali 1/2, pwede rin, guys. Para wag aangat, pwede naman na 1/4, 1/4. Yan. Kasi yung ganito naman na pattern, kumbaga pinapakita lang kung paano makuha yung sukat at kung paano yung tabas. Pagdating naman sa tahi, doon masusukat na yung tamang, ano, yung pwede mo nang sundin ko na talaga yung tamang sukat habang ginagawa. So, pag cutting, dito sa bandang side, pwede ka dyan mag-add ng medyo malaki-laki para nakaabang doon sa sukat. So, dito, kung babawasan mo ng 1/2, 1/4, 1/4, okay lang. Mas maganda rin yun kasi hindi siya aangat doon sa likod. Okay, guys. So, ito na yun, yung likod. Ngayon, tatanda natin ang araw papunta doon. Kasi pag natabas-tabas na natin, baka malito kung alin yung baba, alin yung taas. So, ito yung side, ito yung zipper. Ayan, may letter Z. Tapos, ayan yung araw pataas. Ito yung top, ito yung waistline. Ayan. At babawasin natin itong ano na to. At tandaan natin, guys, ito yung magkadikit. Pag tinabas natin, tanda natin siya ng letter C na lang, letter C, ayan. Ibig sabihin, yung parehas na C, pagka tinabas mo, tatandaan mo din yung fabric para pag tinahi, alam nila na iyon yung magkadikit. Tapos may arrow din siya para alam nila kung ano yung taas at saka yung baba. So, ayan guys, gupitin ko na muna tong likod, pero hindi ko muna gugupitin yung itong tops niya. Hindi ko muna siya hihiwalayin kasi kukunin natin ano, base dito yung front niya. Pag tinahi pala ito, guys, ang gamit dito sa likod, jacket zipper. Para pag binuksan, bukas siya ng buong buo. Hindi yung zipper na ordinary. So, ngayon, guys, ang kukunin na natin yung harap. Ayan, itapal natin ulit dito sa center. Yan, pantay lang naman itong papel na ito. Isunod lang natin dyan. Gagawin natin parehas nung nasa manikin, guys, ha, yung ito. Ayan. Ito na yung harapan. Lagyan muna natin ang pin para huwag gagalaw. Nakita nyo, guys, yung pagtapal ko sa papel. Mas may sobra dito. Ayan. Ngayon, dinita natin yung parting waistline. Isunod lang natin dito sa likod. Straight siya. Tanggalin na natin. Tapos, mula dito guys sa, ano, sa may side, yung parting kilikili dito, kasi ito yung taas, ito yung waistline, ito yung side, yung sa parting kilikili. Adjust tayo ng, mag-a-add tayo ng 1 inch para dun sa front. At extend natin yung guhit, yung pagkaisto niya ganyan, tandaan natin doon. Ayan. Tapos dito naman guys sa ano sa waistline, yung likod 1 inch lang yung nilagay natin dito na magiging tax niya. Sa harapan pwede tayong maggamit ng mga 1 1/2 or 2 inches, depende sa laki ng boobs. Kung masyadong malaki siya tapos maliit ang waistline, ibig sabihin malaki din yung gagamitin natin na allowance or yung babawasin natin para sa tax niya, yung dito yon. Ngayon ang ano lang, sample lang, itong gagawin ko, 1 1/2 lang yung gagamitin ko. So, mag-add ako ng 1 1/2 para sa tux or dart. Ayan siya. Tapos guys, may tanda na siya. At ito na rin yung ano niya, yung top niya. Yung dito sa side, hindi ko na muna siya mamarkahan ng pa-straight. Kasi, pag nagawa na natin yung banda dito, pwede din tayong mag-adjust doon. Baka pwede tayong pumasok or lumabas pa ng konti. Pero sa tingin ko, hindi na tayo lalabas ng konti. Kasi ito yung taas, ito yung baba. Halos, ano na siya eh. Parang straight na siya eh. Tingnan natin. 3 1/4, 3 1/4, 7 1/2. May 1 inch pala dito. Dito, 1 inch na lang para ano, bawasan natin.
Tapos ito yun siya, guys. Saka ko na, ano na, saka ko na siya i-straighten kung okay na siya. So, ayan, guys, final. Ang na-add natin dito sa para magiging tax niya ay 2 inches. Kasi may 1 inch na pala dito, tapos 1 inch doon, bali 2 inches. Pwede na natin itong tanggalin. Kaya tinapal kasi kinuha lang natin yung additional na 1 inch at saka yung length niya. So, ayan na, guys, tinanggal ko na muna yung likod. So, kung ang figure niya ay na 15, tapos ang bust point niya ay 9 1/2, yung 15, itatapat natin dito sa ginuhit natin para sa waistline. At yung 9 1/2, tatanda natin. Pwede kayong maguhit dito sa 9 1/2 ng straight. Ayan. Tapos ito na yung waistline niya, i-darken natin. Ngayon, yung distance ng ano, ng bust niya, let's say 7 inches, so 3 1/2, guys, yung kalahati ng 7, yung distance siya dito. Yung ito, guys, ayan siya, 7. So, ang kalahati niya ay 3 1/2 para makuha natin yung center ng boobs. Ingat, Ate Jessie. Okay. Okay, so 3 1/2. 3 1/2. Mark natin sa baba. Ayan. Tapos guhita natin para straight. Okay. And then, guys, para makuha natin yung hangganan na ang ng ano, yung pinaka ganyan, yung pinaka boobs niya. 9 1/2, 'di ba, yung bust point niya, tapos 15. Hanggang dito sa 12, pwede na yun. Hanggang sa 12, yung hanggana noong boobs. Okay, si 9 1/2 hanggang 12. Mas mahaba to. Nasa 13 ito, 12 1/2. Tapos 17 kasi ito eh. Ano kasi yung size na to, guys, yung mga size nila dito. Ngayon, ang ginagawa natin, ano lang, 9 1/2, 12, and then 15. So, dito, tatanggalin na natin yung tax na 2 inches. Di ba may dating 1 inch doon sa likod, tapos nagdagdag ako ng 1 inch, bali 2 inches. So, tanggalin natin yung 2 inches para mag-curve yung kanyang boobs. Dito. Pwede kayong mag-less ng ano dito, ng 3 ports, tapos 1 1/4 doon sa kabila. Mas malaki sa kabila, pwede rin. Sa, ano, umpisa dito sa line na to, bawas tayo ng 3 ports. Tapos dito sa bandang gilid, bawas tayo ng 1 1/4. Ayan. Tapos, guys, ito, i-curve-curve lang natin papunta doon sa point ng bust point. Pagagandahin lang natin yung korte. Ayan. Hindi naman yung gagamitan mo ng straight na ganito. Hindi. Kasi, di ba, kita naman na yung curve ng ating katawan, ng mga babae, hindi naman siya straight na ganyan. Di ba, naglubog siya doon, tapos gumanon siya. Kaya, yung ano natin, yung pag, ano, curve, pagagandahin na lang natin. Ayan. Yung may mga gamit dyan na core, pwede natin gamitin yung para ma-form yung ganito. Ayan. Tapos ito, okay na to yung pagka-straight niya ng ganyan. Ngayon, yung curve naman dito sa ano, sa kabila, ganun din. Para mas malaki yung babawasin. Kasi 1 1/4 to eh. 3 ports, 1 1/4, bali 2 inches. Kasi yun yung dinagdag natin doon. Ganyan din, guys. Ayan. Tapos papunta doon sa point ng bust point. Ayan siya. And then sa taas, guys, ang standard na binabawas ko dito talaga, kung sa mga ano, Filipino, hindi naman masyadong ano, pero sa mga dito kasi mas malaki, malalaki ang mga boots dito. Pero yung standard niya 2 1/2, yan bawasin, 2 inches or 2 1/2, depende sa laki ng ano niya, ng boobs. So let's say 2 1/2 ganyan. Tapos i-curve naman natin 'tong ganyan. Kasi pag nagkulang kayo, guys, ng bawas dito, pag sinuot, hindi siya kakapit dun sa dibdib. Parang nakaangat. Kaya itong 2 1/2, okay na to. Ayan siya. Ayan, yung pag-curve dito, guys, hindi siya yung straight lang na gayon, hindi. Medyo pag-curve yung parang pabilog ng konti. Ayan. Ayan. So, ngayon, yung normal na ano nito, mula dito sa point na to, hanggang dito, ang katamtaman niya, 4 inches. Pero dahil sa ano naman to, corset naman to,
hindi naman siya yung talagang panlabas na damit na kailangan mataas. Gawin lang natin na 3.5 na lang. So 3.5, ayan. So itong kabila, yung pina-curve natin, sukatin din natin ng 3.5 kasi magdidikitan siya eh pag nakat na natin. Ayan, 3.5. So ito, 3.5 at 3.5 din yan. Nag-umpisa tayo dito sa bust point. So ito naman guys, i-coconnect na natin to. Ayan. Ayan. I-coconnect na natin yan. At pagkatapos naman, ito yung centerfold. Ito yung centerfold. Kung sa tela, pag tinapal natin yung pattern at magugupit na tayo, buo ito guys. Hindi ito, ano, hindi katulad ng likod na biak, ito buo ito. So, dito, kung dalawang klase yung ano eh, pwedeng straight or pwedeng may parang pa-hard. Kung may pa-hard siya, katulad nung sample, kunti lang naman yan. Para na nga din siya straight. Ayan, kunti lang siyang nag-hard ito. Ayan siya guys. So, palulubugin lang natin siya ng konti. I-ano lang natin, pwede tayong magsukat. 3.5 to, gawin natin ano, 3 inches na lang. Ayan. Ayan guys. So, ayan na yung harap. Ngayon, pwede niyong i-check yung sukat kung tama. Diba 36 yung bust natin? So, check natin. Halimbawa, ito yung likod. Itanggalin natin yung tax na, kunwari na tax na siya. Kunyari, buo na siya yan. Kunin natin to. Ganito yung pag-check ng sukat. Ayan, 8.5. Tapos, 36 kasi di dapat ang lalabas niya 18. So, 8.5. Tapat natin 8.5. Tapos, dapat maging 18. Ayan guys, yung 18 ito. So, sumobra siya ng konti. Kaya siya sumobra ng konti kasi alawa siya dun sa pag, yung kapal niya kasi ng bra pag nilagay. Kaya okay na siya yung dun siyang ano, may sobra siyang half. 1 cm. Okay na siya. Pero yung dito, sakto lang siya. Pero guys, yung mga ganito kasi, pagka ginamitan nyo ng fabric na umuunat, pwede nyo naman siyang bawasan sa sukat. Halimbawa, 36 ang ano, ang sukat. Pwede nyo siyang gawing 35 lang. Tapos yung baywang kung 30, pwede nyo siyang gawing 28 or 29. Kasi pag bumanat yun, sakto lang yun doon sa sukat ng ano, yung customer or kung kanina nyo yun. Gagawa. So, ayan guys, yung harap niya. Tabasin ko na to, yung ganyan. Saka na natin kortihan yung sa pinaka ano niya. Yung cup niya. At saka na rin natin i-final yung haba ng yung sa likuran. Tanggal na guys yung binagdag natin na tax. So, ito na siya. Ayan na siya guys. Ngayon, para makuha natin yung ano niya, yung cutting niya dito. Ito. Ang kadalasan na ano, mga nakikita ko, yung dito guys, ano lang naman yan, yung distansya, 1 cm lang naman yan. Kahit na hindi na natin sukatin yung mga ganun, may point na tayo doon, may marka tayo doon, may marka tayo dito. Tapos, igagano na lang natin. Tapos yung, kumbaga, titingnan din natin yung cup, kung anong laki nung ano na, yung boobs ng customer, kung medyo katamtaman lang. Ito parang medium size to eh. So, ayan guys, kung ito ang susundin natin, wait lang, check natin ha. Ang sukat nito, ayan, 3 inches. 3 inches din dun sa, ano, bali 6. Basta ganito yun guys. So, 9.5. Parang hindi na ano. Parang madilim. Wait lang ah. Ayan. Okay, parang madilim. Nine in one half yung bust point. Hanggang 12. Yung empire. Ayan. 9.5 hanggang 12. So ito guys, magsasama to, diba? Ito. Tapos natatanggalin natin yung dito sa parting ito.
yung sabi ko dito 1 cm, 1/4 lang yung ano, yung kalahati. Tapos ito i-curve lang natin ng ganyan. Pagagandahin lang natin yung curve. So yan guys. Tapos yung dito naman sa kabila, ganun din. Pwede ka magbigay ng sukat na 3 or 2 3/4. Ayan. 2 3/4. Kasi yung ano na yun, malaki yung nasa manikin. Okay, ayan guys. So, ayan siya. Ayan siya. Ganun. Ngayon, hindi lang basta ganun guys na pagka ganito, tapos natabasin nyo na, okay na siya. Hindi. Ganito pa yan. Meron pa siyang konting twist para masabi mong corset siya, kasi para nga kumapit siya dun sa katawan at maghigpit sa mga bilbils. Ayan. Gupitin muna natin. Ayan. So, ito guys yung magiging ano niya. Yung magiging part niya dun sa may bra. Tapos ito naman guys, yung natira na to, babawasan mo ng konti itong parting taas, yung ikakabit mo doon. Kasi ito pag ikinabit mo dito, medyo mai-stretch naman to eh. Magkakasya pa rin siya kahit nabawasan mo to ng konti. Babawasan natin ng konti ito kahit na 1/8, 1/8, ayan siya, ayan. Parang pa-straight na siya guys. Ayan, ikakat na natin yan. Para pag nayari, kagat na kagat siya doon sa ano, sa baba ng loob, sa empire. So, ititrim natin ng konti ito. Ayan. Ayan. Pero yung itong ano, may curve ito, yung part na to, iyan na yan siya. Ayan. Okay na yan. Bali, pag nag-cut kayo, magbibigay kayo ng mga allowance dito na ano, 1/2, 1/2 din dito. Tapos sa side, pwede natin lakihan 1 inch or 1 1/2. Depende sa inyo. Tapos dito sa taas naman, okay na to. Kasi yung katulad nung ginawa ko, piping yun. Ibig sabihin, hindi na siya mababawasan. Yan na yung length niya. Tapos naman, guys, yung ito pala, yan okay na siya, di ba? Mayroong mga cutting pala dito na minsan buo yung dito, tapos dito may hati. Kaya lang matrabaho pa yun. Pag ganun kasi, ang gagawin nyo lang, pagdudugtungin nyo lang naman itong sa taas. Tapos tatabasin nyo sa tela ng buo siya. At ito naman yung dito naman, pwede naman dito ang ano, pwede nyo rin itong buuin, ganyan din. May mga ganun eh, makikita nyo sa mga bra, yung mga babae, may mga yari ng ganyan. Pero ito okay na rin yung ganyan lang na yari, katulad nung nasa manikin. Tapos ito guys, pag gusto ng ano, ng gagawa nyo, gusto ng maraming boning, yung mga parang stick bone, katulad nito guys. Nakita nyo yung ito, may mga cutting siya ganito, saka yung sa side. Yan, may mga stick bone yan eh. May mga sinisiksik dyan para yun ang mag-hold sa mga ano natin, yung mga laman-laman. Yung iba niyan, kaya tinatawag na corset, marami yan guys. May mga cutting pa yan dito sa ano, may mga cutting pa dito. Hindi ko na siya ikakat, pero ini-explain ko lang na pwede nyo siyang gawin pa dito. Yan, ikat nyo pa siya dyan, banda dyan. Yan. Tapos dito din, pwede rin itong ikat yung gitna na to para malagyan nyo siya dyan ng boning. Yung nasa manikin, buo lang siya. Ito lang ang bone niya, saka nasa side. Tapos sa likod. Pwede yung ano, ikat nyo yan. Pwede nga nang dito din, dyan. Tapos dito, ito buo. Pwede yung mga ganyan. Pwede na siyang laruin. Pero hindi na siya magbabago yung ano niya, yung pattern niya. Kumbaga, bibiyakin mo lang, tapos pag tinabas mo, lalagyan mo siya ng allowance dyan, allowance doon. Tapos tatayin mo din naman siya uli. Ang purpose lang noon ay para may masiksikan noong stick bone. So, ayan guys yung pagtabas ng harap at saka likod ng ano, corset. Ngayon, yung likod, ito pala yung likod, ikukunik natin dito sa side na to. Ito guys, tatanggalin din to ah. May bone din to. Gupitin ko na siya. Pero hindi ko na idiretsong matanggal para hindi mawala yung parts niya. Tatanggalin mo yung party na to. Ayan. Tapos pag kinat mo siya, magbibigay ka na rin ng allowance niyan para sa siksikan ng bone. At mamarkahan mo siya. Ayan. Dapat may mga marker guys ng kung alin yung center yan. Tapos yung side.
para hindi mawala. Hindi ito yung ginawa ko yung kanina to, ito pala siya. Pero parehas man din. Eh, may marka siya. So, ngayon guys, yung cord niya kasi, pag dinugtong mo to dito sa side, titingnan mo kung okay yung pagka-straight ng ano niya, yung side. Diba ito, makita niyo. Kanina pinakita ko yung ganito eh. Ayan siya guys, oh. Pag na ganyan na, nayari na, para siyang tumataas dito. Kaya ang gagawin nyo, pag tinapat nyo dito sa side, para maayos yung ano niya, straight siya. Ayan. Itatanggalan nyo ng konti dyan. Parang pababa siya ng konti dun sa likuran. Di baling bumaba siya, wag lang tumaas. Kasi pangit yun pagka mataas sa likod. Pwede pa nga siyang ano eh, pwede pa siyang babaan mo ng ganun. Ganyan, mas mababa. Basta ang point niya dito, ganun pa rin. So, ayan guys, yung paggawa ng corset. Ito namang likod din, parehas ng sabi ko sa harap, pwede mo siyang lagyan ng maraming boning. Ibig sabihin, yung cutting na to, pwede mo siyang hindi dyan i-cut, pwedeng sa banda rito, at saka dito. Pwedeng cut mo dyan, i-cut mo dito, para malagyan mo siya ng stick bone, at saka dito. Imbis na dito sa gitna, bali magiging buo to, at saka dito ka na magkakat saka dyan. Basta ang ano niya, ang base niya, kung paano siya nakuha yung likod at saka yung harap, ganyan siya. So, ayan siya guys. Kanina, yung nagawa ko sa live, dress kasi yon, mayroon siyang skirt. Madali na kasi yung skirt eh. May may tutorial naman ako ng skirt. Kahit nadugtungan mo siya ng skirt na straight cut or pencil cut or e-line or pahabain mo siya, madali na siya guys. Ang mahirap kasi dito yung itong cutting na to kung paano siya nakuha. Ayan. At syempre, palagi nyo lalagyan ng mga label kung alin yung taas katulad nito. Lalagyan nyo ng arrow na ganyan. Ayan yung taas. Ayan yung taas, tapos ito yung side, ayan yung center, ito yung center, ito yung center front, yung dito sa gitna niya mismo. So, ganyan. So, ayan guys, sana nasundan nyo, pwede nyo ulit-ulitin, panuori para makuha nyo kung paano magawa ng pattern ng corset, katulad nitong mga nasa manikin. So, abang lang kayo guys at marami pa akong gagawin na tutorial. Sa ngayon, may mga gagawin pa ako. Susunod ko yung blazer na may continuous na collar, kung paano siya makuha yung collar na continuous, kasi dinaanan ko minsan na hirap ako doon sa pagkuha kung paano siya na continuous, kasi hindi yung basta-basta, dahil pag napamali ka, mayroong feeling na pagka nasuot na ng may-ari, para kang may pasan dito sa likod na mabigat, parang nahahatak. Paano ba yung maging yung feel mo free lang doon sa likod kahit na dire-direso yung collar, yung wala siyang cutting. Katulad nito guys, ito, may cutting to, kasi ayan siya, oh. Ayan siya, may cut siya dyan. Yung sinasabi kong continuous collar, diretso siya, umpisa dyan hanggang doon sa likod, buo siya. So sa susunod guys, yan, abangan nyo. Bye bye guys, thank you for watching, and God bless us all.